Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakumpiska ang aabot sa 20 million pesos na halaga ng shabu sa isang checkpoint sa Barangay Maharlika, Taguig City. Ang ilegal na droga ay nakuha sa mag-asawang sakay ng isang kulay gray na Toyota Vios na nagtangkang takasan ng isang checkpoint sa Pindato Street. Dahil dito, hinabol sila ng mga pulis at sa inspeksyon sa sasakyan, tumambad sa otoridad ang ilegal na droga na nasa 3 kilo. Kinilala ang mag-asawang inaresto na sina Baser Uto at ang buntis na misis nitong si Normita Datuan. Inilahad ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na pag-aaralan at aaksyonan nila ng naaayon sa batas ang estate tax case ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Ayon kay Lumagi Jr., utos ng Pangulo na i-hold at habulin sino man ang may kinalaman at pananagutan sa kaso. 1999, ang isa pinal ng Supreme Court na 23 billion pesos estate tax ang utang ng pamilya Marcos. Lumobo na ito sa 203 billion pesos dahil sa hindi pagbayad at interest, ayon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Una nang sinabi ni Marcos Jr. na nais niyang buksan ang kaso, ngunit ayon sa GMA News Online, wala pang pahayag ang kampo ng Pangulo ukol dito. Bumuo ang Department of Agriculture o DA ng bagong opisinang susugpo sa smuggling cases ng mga produktong pang-agrikultura. Nagkaroon ng Office of the Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement na pipigil sa smuggling at pagmamanipula sa presyo ng produkto upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng pagkain. Mandato sa opisina ang pagbisita at pagbantay sa mga proyekto at siguruhing na ipatutupad ito maging ang tamang paggasta. Magkakaroon rin ito ng intelligence operations sa illegal activities na hahadlang sa pag-unlad ng agrikultura at lalabag sa polisiya. Isusulong din ng bagong opisina ang fair trade at poprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagkakaroon ng moratorium sa pagbabayad ng utility bills para sa mga biktima ng kalamidad at iba pang uri ng sakuna. Sa House Bill 6534 o Delayed Payment of Bills for Persons Affected by a State of Calamity Bill, nais ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado na magkaroon ng grace period sa mga residente o negosyanteng na biktima ng malakas na bagyo, baha, lindol at maging pagputok ng bulkan. Katwira ng mambabatas na kailangan na bigyan ng pagkakataong makabangon o makarecover ang mga ito mula sa sinapit na trahedya. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.